tawagin niyo po akong Amelia. Itong karanasang ito ay nangyari noon sa inuupahan kong bahay way back 2003. Nagsimula akong magtrabaho bilang nurse at ito yung mga panahon na nag-uumpisa pa lang ako. Kailangan kong umupa nang dahil malayo ang probinsya namin sa ospital na pinagtatrabahuan ko. Isang gabi, pumunta ako sa banyo para sana maligo. Night shift kasi ako noon. Kinato ko yung banyo. Iisa lang po kasi ang banyo sa bahay na ito. At apat kaming nangungupahan doon. May tao ba dyan? Pagtawag ko sa labas ng banyo at narinig kong parang mayroong naliligo. Kaya naman, umupo muna ako sa sala at naghintay na matapos maligo ang taong nasa banyo. Ang nasa isip ko noon, ang nasa loob ng banyo, ay yung babaeng nangungupahan sa katabi ng kwarto ko. Isang nurse din po siya. At pagkalipas ng halos 30 minuto, naging tahimik ang banyo. Napasabi ako ng, "Hay sa wakas, salamat at natapos din. Malilate na ako nito." Sabi ko noon sa isip ko, at maya-maya lang, tumayo ako at hinantay ko siyang lumabas ng banyo. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng banyo at naglakad ako ng dahan-dahan papunta doon. Tagal ah, parang takot ka yata sa mikrobyo. Pabirong wika ko sa kanya at hinawakan ko pa ang pinto ng banyo para makalabas na ito. Ngunit Sir Chris, walang tao sa banyo. Nabigla ako kasi mahigit 30 minuto ang paghihintay ko. Pinapakinggan ko naman na merong naliligo doon. Subalit, walang lumabas doon. Halos hindi ako makagalaw nang dahil sa pagkabigla. Mahigit 1 minuto akong napatulala. Patingin-tingin pa ako sa loob ng banyo, baka kasi nagtatago ito. At nung nag-umpisa na akong kinilabutan, ay agad na akong tumakbo, paakyat ng bahay. Agad kong pinunta ng babae sa katabi ng kwarto ko para masiguro ko talaga kung siya ba ang nasa banyo. Baka kasi dumaan ito sa kusina at hindi ko lang ito nakita na umakyat sa agdan. Tawagin natin siya sa pangalang Emma. "Emma, Emma, buksan mo nga itong pinto." Sigaw ko noon sa labas ng kwarto niya. Mas nagulat pa ako nung binuksan niya ang pinto na parang kakagising lang niya. Kinukusot pa nito ang kanyang mga mata. "Oh, ano? Parang nakakita ka yata ng multo. Mamaya pa naman yung duty ko. Ano yun?" Sagot niya sa akin. "Emma, akala ko ikaw yung naliligo sa banyo. Pumunta ako dito para makasigurado. May higit 30 minuto akong naghintay. Ngunit walang tao sa banyo." Paliwanag ko kay Emma at agad namang nanlaki ang kanyang mga mata. Si Emma po ay mas nauna lang ng kaunti na mangupahan sa bahay na iyon. "Sigurado ka? Halika nga dito. Pumasok ka muna." Sagot pa niya at agad naman akong pumasok sa kwarto. Doon, pinag-usapan namin ang karanasan ko at habang nag-uusap kami, mayroong umakyat sa hagdan. Naririnig namin ang mga yabag na parang galit po ang umaakyat sa hagdan. Malakas pong mga yabag na iyon, dahilan upang umalog ng kaunti yung sahig. "Sino yan?" Tanong ko noong sandaling iyon at huminto ito sa harap ng pinto na siyang nagbigay sa amin ng kilabot. "Amelia, ikaw ba yan?"
Uwi ka naman ni Emma sa pag-aakalang kaibigan niya iyon. Na nasa takot na boses at napayakap ito. Hanggang sa merong nagsalita sa tapat ng pinto at ang narinig namin. Ako to. Na nasa tono na parang excited po ito. Nakahinga kami ng maluwag kasi parang tao naman ang nagsalita at normal naman ang tono. Agad akong tumayo at binuksan ang pinto. At sa pagbukas ko, bumulaga sa akin ang isang babae. At yung kaliwang bahagi ng kanyang ulo ay merong tumutulong dugo. Parang natusok ito ng isang bagay. Hindi lang ako sigurado kung pako ba ito o kawayan. Agad ko namang sinara ang pinto. Parang hindi ako makahinga noon sa sobrang takot. At sinabi ko kay Emma ang nakita ko. Agad rin naman siyang natakot. At maya-maya lang, nakarinig kami na merong nag-uusap sa ilalim. Doon na kami naging kampante at sumigaw kami noon. Kasi narinig namin ang dalawang nangungupahan din sa bahay na iyon. Agad naman silang umakyat sa taas at binuksan namin ang kwarto. Agad din naman kaming bumaba at kinuwento namin sa kanila ang tungkol sa mga nasaksihan namin at naranasan. Maya-maya lang, dumating din yung may-ari ng bahay. Matanda na po siya at siguro nasa 60 pataas na si nanay. Doon po talaga siya lumaki sa bahay na inuupahan namin, pati yung mga anak niya na noon ay halos lahat ay nasa abroad na. Kinuwento namin kay nanay ang karanasang iyon, pero mas kinilabutan pa kami na inamin pa niya na meron talaga kaming kasama sa bahay na iyon. Subalit, hindi lang namin masyadong nakikita. Kaluluwa daw po ito at dito na niya sinimulan ang pagkukwento tungkol sa bahay na iyon. Noong dalaga daw si nanay ay mayroon siyang ate na noon ay mas matanda sa kanya ng 5 taon. Sinabi niya na yung ate niya ay nadulas sa isang parte ng bahay na iyon dahilan upang mawalan ito ng buhay. Inaamin din daw ni nanay na minsan nakakaramdam din po ito ng kilabot. Subalit ayon sa kanya, hindi naman tayo kayang saktan ng isang kaluluwa. Pero kung mahina daw ang iyong pananampalataya at tapang, sigurado daw na masasaktan ka ng dahil sa takot. Para sa kanya, kapatid din naman niya iyon at hindi siya takot dito. Minsan daw, nakikita niya rin ang ate niya, ngunit hindi daw siya natatakot. Yan lang din naman daw ang ginagawa ng kaluluwa ng ate niya, ang magparamdam at magpakita sa kanila. Sabi pa niya, mas matakot daw kami sa buhay kasi maraming kayang gawin ang taong buhay. Kaya ayun po, patagal ng patagal, nasasanay din naman kami. Nagtagal ako doon ng 1 taon at minsan nararamdaman ko at nahahagip ng aking mga mata ang kaluluwa ng atin ni nanay. Pero gaya nga ng sabi niya, huwag daw kaming matakot. At kung ano daw ang itsura ng bahay na inuupahan namin ay ganun pa rin daw ito noong mga bata pa sila. Walang binago si nanay sa bahay na iyon. Konting ayos lang daw sa ibang bahagi. Subalit ang lugar daw na kung saan namatay ang kanyang kapatid ay talagang binago niya. Hindi nga lang niya sinabi sa amin kung saang bahagi ng bahay na iyon. Baka daw hindi na kami pumunta doon at baka matakot daw kami. At ayon pa kay nanay, hindi daw matanggap ng ate niya ang kamatayan. Kaya pabalik-balik daw ito sa bahay na iyon. Ganon din si nanay, hindi rin niya matanggap na nawala ang kanyang ate. Kaya sa kanilang magkakapatid, siya ang naiwan at namahala sa bahay na iyon. Inaalagaan niya ito at pinapaayos. Ilang manggagamot na rin ang tumingin sa bahay na iyon. Ngunit sabi nila,
pakisamahan na lang daw ang kaluluwa kasi hindi naman daw ito ng aano. Maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento.